Gusto mo bang magkaroon ng negosyo na ikaw ang may kontrol ng schedule, kita at mga proyektong gagawin? At higit sa lahat, ikaw ang boss. Kung oo ang sagot mo, samahan mo ko at tatalakayin natin kung paano magsimula ng negosyo dito sa Pilipinas. Una, alamin ang iyong bakit. Ang pagmamay-ari ng isang negosyo ay nagbibigay sa iyo ng walang limitasyong pagkakataon upang kumita ng pera. Maging iyong sariling boss, i-explore ang iyong pagkamalikhain, tumulong sa iba at bumuo ng isang legacy. Ngunit may isa pang panig ng pagnenegosyo, ang panganib ng pagkabigo. Bukod pa riyan, ang pagsisimula ng negosyo sa Pilipinas kung saan ang pabago-bagong trend ay nagtutulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone, ang tagumpay ay hindi dumarating ng madali. Kung pinanghihinaan ka ng loob, tignan ang iyong sarili sa salamin at itanong ang malaking bakit. Hanggat alam mo ang iyong layunin sa pagsisimula ng isang negosyo, maaari mong harapin ang anumang mga hamon na maaaring ihagis sa iyo ng buhay. Ikalawa, unawain kung ano ang kailangan upang magtagumpay sa pagnenegosyo. Hindi mo kailangan ng MBA para makapagsimula ng kumikitang negosyo sa Pilipinas. Gayunpaman, ang panghabang buhay na pag-aaral ay nasa ubod ng matagumpay na negosyo. Mas natututo ka sa sarili mong kabiguan at sa mga pagkakamali ng nauna sa iyo. Ang isa pang paraan upang mahasa ang iyong kaalaman ay ang kumuha ng libre o bayad na mga kurso sa pagsasanay na akma para sa nagsisimula sa negosyo. Halimbawa, ang Philippine Trade Training Center at ang UP nag-aalok ang institute for small-scale industries na mga programang magsimula ng sarili mong negosyo na magtuturo sa iyo ng mga pangunahing prinsipyo sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang tagumpay ng isang negosyante ay nangangailangan ng higit pa sa technical na kaalaman. Ang iyong negosyo ay maaari lamang lumago sa lawak na magagawa mo. Sa makatuwid, mahalagang mamuhunan din sa personal na pag-unlad kung nais mong umanlad ang iyong maliit na negosyo. Ikatlo, magkaroon ng idea sa negosyo. Ang bawat matagumpay na negosyo ay nagsisimula sa isang ideya. Bagamat totoo na ang ilang matagumpay na negosyante ay nakakuha ng kanilang ideya nang hindi sinasadya, sila ay mga eksepsyon sa halip na panuntunan. Para sa karamihan sa atin, ang isang panalong ideya sa negosyo ay hindi mahiwagang mahuhulog sa ating kandungan, kaya kailangan nating hanapin ito mismo. Upang simulan ang pagbuo ng isang listahan ng mga ideya sa negosyo, tanungin ang iyong sarili ng mga sumusunod na tanong. Ano ang mga bagay na interesado ka? Ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay maaaring nakakapagod sa katagalan, kaya maaari ka ring pumili ng isang negosyo na naaayon sa iyong interes. Mayroon bang mga problema sa buhay na bumabagabag sa iyo na nais mong malutas? Ang sikat na negosyante at personalidad sa internet na si Gary Vaynerchuk ay naniniwala ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang susunod na magandang ideya sa negosyo ay huminto sa paghahanap. Sa halip, dumaan sa pang-araw-araw na giling ng buhay na may bukas na isipan para masiruin ang mga bagay na bumabagabag sa iyo kapag dumating ang mga ito. Kung malalaman mo kung paano ito ayusin, magkakaroon ka ng potensyal na ideya sa negosyo. Ano ang mga pangunahing kasanayan o mga kasanayang nabuo mo? Mas malamang na magtatagumpay ka sa isang negosyo kung mayroon kang karanasan, kaalaman at kakayahan ng hinihingi nito. Balikan ang iyong kasaysayan sa trabaho at tandaan ang kasanayang nabuo mo sa mga nakaraang taon na pareho kang magaling at nasisiyahan kang gawin. Ang mga ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mga pahiwatig na kung anong uri ng negosyo ang gagawin. Ikaapat, magsagawa ng market research. Ang pagsisimula ng negosyo nang hindi gumagawa ng market research ay katulad ng pagpasok sa hindi pamilyar na teritoryo na walang anumang mapa na gagabay sa iyo. Ang market segmentation ay isang prosesong kinabibilangan ng pagpapangkat ng market ayon sa lokasyon, demografiko at pag-uugali o iba pang mga variable na may katuturan para sa iyong negosyo. Ang pananaliksik sa merkado ay isa ring kritikal na bahagi ng iyong paunang paglalakbay sa pagnenegosyo dahil makatutulong ito sa iyong malaman kung may pangangailangan para sa iyong produkto o wala. Bukod sa pagkukolekta at pagsusuri ng mga magagamit na data tungkol sa iyong kompetisyon, maaari ka rin gumawa ng karagdagang milya at bumili ng mga produkto ng iyong kakumpetensya upang subukan ng mga ito sa iyong sarili. Ikalima, magpasya kung sino magpapatakbo ng negosyo. Karamihan sa mga nagsisimulang negosyante ay nagtatayo ng kanilang mga negosyo sa kanilang sarili bilang isang solong pagmamay-ari. Gayunpaman, ang pagnenegosyo ay maaring maging isang malungkot na pagsisikap. Kaya walang masama sa pagsisimula ng isang negosyo kasama ang isang kasosyo
o isang grupo ng mga tao. Ang mga negosyo sa ilalim ng isang partnership ay malamang na lumago ng mas mabilis kaysa sa solong pagmamay-ari dahil mayroong higit sa isang mamumuhunan. Kayunpaman ang mas maraming may-ari ay nangangahulugan ng mas maraming pagkakataon na magkaroon ng salungatan. Ang korporasyon naman ay isang negosyong pinatatakbo ng hindi bababa sa 5 tao. Tulad ng isang pakikipagsosyo, ang isang korporasyon ay maaari ding lumago ng mas mabilis dahil sa bilang ng mga shareholders. At ito ay lubos na nababaluktot dahil ang lahat ng mga may-ari ay maaaring magbahagi ng mga responsibilidad o opinyon. Ika-6, sumulat ng business plan. Narinig mo na ba ang kasabihang, if you're failing to plan, you're planning to fail? Walang makapagpapatunay nito ng mas mahusay kaysa sa pagsisimula ng isang negosyo na kung saan ang iyong sarili o ang iyong mga namumuhunan na pinaghirapang pera ay nasa linya. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsusulat ng plano sa negosyo, anuman ang laki ng negosyong pinaplano mong simulan. Ang business plan ay isang dokumento na magpapakita kung paano uunlad ang isang negosyo mula simula hanggang matapos. Nag-aalok ito ng mas malapitang pagtingin sa modelo ng iyong negosyo at tumutulong na matukoy ang anumang mga butas sa kakayahang kumita nito. Kung talagang alam mo ang iyong negosyo inside out, hindi ganun kahirap magsulat ng sarili mong business plan. Kung mas komplikado at mas malaki ang negosyo, mas maraming pahina ang kinakailangan ng business plan. Ika-7, buuin ang iyong produkto o serbisyo. Ngayong mayroon ka ng plano sa negosyo, maaari mo nang simulan ang pagbuo ng iyong minimum na mabubuhay na produkto. Ito ay ang pinakamaagang version ng produkto na ipakikilala mo sa iyong mga target na mamimili. Pagkatapos ay gagamitin mo ang kanilang feedback upang mapahusay ang produkto bago ang mass production. Kahit na isa kang perfectionist, halos imposibleng gumawa ng perpektong produkto o serbisyo kaagad. Kaya sa halip na sumuko sa paralysis ng pagsusuri, ilabas ang unang batch ng iyong produkto at hayaan ang feedback na magdikta kung ano ang pagbabago ang kailangan mong gawin. Ika-8, kumuha ng feedback para sa iyong produkto. Sa proseso ng pagbuo ng mga produkto, malamang na mabulag tayo sa sarili nating kakayahan at makalimutan natin kung ano talaga ang mahalaga sa mga mamimili. Kaya napakahalaga ng feedback. Kahit na nagbebenta ka lamang ng isang hamak na kakanin, ang feedback ng customer ay masasabi ng pagkakaiba sa pagitan ng isang kumikitang negosyo at sa hindi kumikita, pati sa mga uulit na mamimili. Ang iyong layunin ay makuha ang tapat na feedback mula sa aktual na mamimili, katulad ng estranghero, at hindi ang iyong mga malalapit na kaibigan o kamag-anak, para hindi masaktan kung nag-aalok ka ng libre o may diskwentong mga produkto sa simula. Ika-9, maghanap ng pagpupondo. Ano man ang laki ng negosyo, kailangan mo ng pera para makapagsimula. Kung nagbebenta ka lamang ng mga lutong bahay na pagkain o dessert, malamang na hindi mo na kailangan ng malaking puhunan. Mag-aari ka magsimula sa anumang pera na natira sa iyong savings account. Hindi na kailangan humiram ng pera dahil maaari mong makuha ang lahat o ang isang bahagi ng iyong kita at pagkatapos ay muling i-invest ito sa iyong bagong negosyong home base. Hindi mo rin masasabi na ganun din ang startup o malaking negosyo tulad ng mga restaurant na nangangailangan ng malaking upfront capital bukod sa iyong mga personal na ipon. Maaaring kailanganin mo ring dumaan sa ilang mga round ng pamumuhunan upang mailabas ang negosyo. Ika-10, bumuo ng estratehiya sa pagmemerkado. Sa madaling sabi, ang mga diskarte sa marketing ay tumutukoy sa kung paano mo kukumbinsihin o maiimpluwensyahan ang iyong target na merkado na bilhin ang iyong produkto o serbisyo. Ang iyong mga diskarte sa marketing ay maaaring hatiin sa 4 na pangunahing bahagi. Isa-isahin natin. Mga diskarte sa produkto, umiikot sa mismong produkto at kung paano ito mapapansin ng iyong mga target sa merkado. Maglagay ng mga diskarte, tumuon sa kung paano mo gustong dalhin ang iyong produkto o serbisyo sa iyong target na merkado. Mga diskarte sa presyo, sumasaklaw sa mga bagay na may kinalaman sa tag ng presyo para sa iyong produkto. Mga diskarte sa pagpopromote, bumuo ng core ng isang diskarte sa marketing dahil sinasaklaw nito ang lahat ng mga tool at channel na gagamitin upang maabot ang iyong target na market. Tandaan na kung gumagamit ka man ng mga ads sa internet o mga patalastas sa telebisyon upang i-promote ang iyong negosyo, mahalagang ihatid ang iyong mensahe sa paraang nakakatugon sa iyong mga prospective na mamimili. Ika-11, irehistro ang iyong negosyo. Ngayong ilang hakbang ka na lang mula sa paglulunsad ng iyong sariling negosyo
oras na para gawing lehitimo ito sa pamamagitan ng pag-secure ng lahat ng kinakailangang permit at mga dokumento sa pagpaparehistro. Kung ang iyong negosyo ay isang sole proprietorship, partnership, o korporasyon, hinihiling sa iyo ng gobyerno na irehistro ito. Ang paggawa nito ay magbibigay daan sa iyong negosyo na maging legal sa mata ng batas, maghain ng mga tax return, mag-apply para sa mga pautang sa gobyerno, at maiwasan ang pagkakaroon ng mga parusa. Ang proseso ng pagpaparehistro ng negosyo sa Pilipinas ay maaaring mahaba at nakakadismaya, ngunit ito ang nararapat gawin. Kalabing dalawa, maghanap ng isang madiskarteng lokasyon. Piliin ang tamang lokasyon para sa iyong retail na negosyo at mayroon ka ng kalahating panalo sa laban. Ngunit, paano ka pumili ng magandang lokasyon? Narito ang ilan sa mga kailangan mong tandaan. Dapat malapit ka sa lokasyon ng raw materials. Sa ganitong paraan, mas makakatipid ka sa transportasyon. Siguraduhin din na malapit ang lugar ng negosyong iyong itatayo sa mga empleyado at mga customer. Hanapin din ang lugar na kung saan maraming dumaraan na sasakyan at may available na parking para sa lahat. Siguraduhin din na sapat ang supply ng kuryente, tubig, at serbisyo ng internet. Kailangan din ng disente at kaaya-ayang lugar. Higit sa lahat, may ligtas at mapayapang kapaligiran. Ikalabing tatlo, bumuo ng iyong dream team. Ang isang negosyo ay hindi tatakbo ng mag-isa. Kailangan ito ng mga tao upang makumpleto ang pang-araw-araw na operasyon nito. Bilang may-ari ng negosyo, responsibilidad mo na hanapin at piliin ang mga tamang empleyadong makakasama sa iyong dream team. Kung magmamay-ari ka ng retail na negosyo, ang nararapat mong gawin ay ang pag-hire ng mga taong madaling lapitan at may positibong saloobin. Kapag nahanap mo na ang mga tamang tao, oras na para sanayin silang mabuti at hikayatin silang gawin ang kanilang pinakamahusay na trabaho ng tuloy-tuloy. Upang mapanatili ang iyong mga empleyado na masigla at nakatuon sa kanilang mga trabaho, hindi lamang dapat mong bayaran sila ng tama, ngunit tratuhin mo rin sila na may parehong paggalang at kabaitan na gusto mong matanggap kung ikaw ang empleyado. Ikalabing-apat, bili ng lahat ng kailangang kagamitan at supplies. Ang ilang mga negosyo ay maaaring makamit sa pamamagitan lamang ng mano-manong paggawa. Gayunpaman, para sa mga namumuhunan sa makina at kagamitan, ang pagtaas ng pagiging produktibo at kakayahang kumita ng negosyo ay maaaring maging kahanga-hanga kung gagawin ng tama. Sa makatuwid, kailangan mong ilapat ang pagiging maselan sa pagpili ng mga supply, makina at kagamitan na kailangan para makagawa ng iyong produkto. Ikalabing-lima, ilunsad ang iyong negosyo. Ayan na, handa ka na ngayong magsimula ng sarili mong negosyo. Tandaan, karaniwan para sa mga unang beses na negosyante na magkamali sa kanilang mga unang pakikipagsapalaran. Ngunit, ang mga aral mula sa mga pagkakamaling ito ay makatutulong sa iyo na sumulong habang tututo ka tungkol sa iyong negosyo. Ang pagninegosyo ay hindi lamang tungkol sa kita ng malaking pera. Tungkol din ito sa pagbuo ng mga oportunidad sa trabaho na makatutulong sa maraming pamilya. Bilang isang negosyante, maglilingkod ka hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa komunidad sa paligid mo. Anuman ang kahihinatnan, isaalang-alang ang paglalakbay na ito bilang isang paglunsad ng mas malaking bagay. At kung may isang bagay na maituturo sa iyo ang pagmamay-ari ng negosyo, ito ay ang katotohanan na ang pag-aaral ay hindi tumitigil, kaya't patuloy na matuto at magtiwala sa sarili. Sino ang nakakaalam? Ang iyong pinakamalaking tagumpay ay maaaring malapit na. Maraming salamat mga ka-high five. Sana ay nakatulong ang mga gabay na ito sa iyo. Hanggang sa susunod pang mga videos, huwag kalimutan mag-like, i-share at i-ring ang notification bell para updated ka.